mensahe mo, Arnel, para sa ating former president? Mr. President, maraming salamat sa tiwala mo. Hindi kita ipinahiya. Ngayon, na-promote pa ako. Kasama ko mga pala. Mr. President, si Senator Bongko is with me and the family of Julie B. Na OFW natin na pinas lang sa Kuwait. Namimiss namin kayo. Salamat naman sa servisyo ninyo sa gobyerno. And I'd like to convey my deepest condolences to the family. I share your grief. Alam mo, hindi ba basta-basta mawalaan ng anak. But wala naman tayong magawa. Ang habulin na lang natin at mabigyan ng katarungan yung pagkamatay ni Jollibee. So we expect the Kuwait government to really push for the prosecution and punishing yung taong gumawa ng sa kanya. Magandang araw mga kababayan. Welcome na naman sa aking channel. Shout out pala sa aking mga subscribers, viewers, sa ilang viewers. Sana yung kasama kong ito magayon kayo. Sana kapagin kayo sa support sa channel ko. Sa hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please naman po mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga uploads ko. Maraming salamat! Administrator Arnel Ignacio. We are live with the... Nandiyan pala si Arnel. Oo. So, nandiyan po si Senator Bo. Kamusta po kayo, Pastor? Kamusta po kayo? Buti po. Nandito kami ni Mayor, Mr. President. Pinag-uusapan ka namin. Gaano ba ako? Pati paano tinutulungan ang mga kababayan natin. So ano ang mensahe mo, Arnel, para sa ating former president? Mr. President, maraming salamat sa tiwala mo. Hindi kita ipinahiya. Ngayon, na-promote pa ako. Ang ibig sabihin, mas marami kong problema na na kailangang iawakan. Eh ngayon, bihasang-bihasa na ako rito. Kaya itong ating, kasama ko mga pala, Mr. President, si Senator Bongko is with me and the family of Julie B. Na OFW natin na pinas lang sa Kuwait. Nandito po kami sa ginawa ng OADMW na tent. Ina-aircon po natin to. Meron itong portalet, may generator pa at maraming salamat sa Meralco. 10 taon po silang, sa Cuba, 15. 15 taon na walang kuryente. Kinabit po ng, kinabit ng Meralco. Kinabit siya ng Meralco. Kaya ngayon po, meron ang kuryente. Naka-aircon pa kami ngayon. Kaya nga, so, andito po ang mother, and ang kanyang father, at ang kanyang pong asawa. Yeah, and of course, si Senator Bongko. Hanggang ngayon, of course, kaibigan natin. Namimiss namin kayo. Salamat naman sa servisyo ninyo sa gobyerno. And I'd like to convey my deepest condolences to the family. I share your grief. Alam mo, hindi ba basta-basta mawalaan ng anak. But wala naman tayong magawa. Ang habulin na lang natin at mabigyan ng katarungan yung pagkamatay ni Jollibee. So we expect the Kuwait government to really push for the prosecution and punishing yung taong gumawa ng sa kanya at yung reparations. At maayos na sana at maariglo yung ano nung yung pinakailangan nila lalo na ngayon. Nandiyan bang kayo? Okay naman siguro tayo. Kaya naman ninyo i-handle yung crisis na yan. Kaya kita nilagay dyan noon pa eh. Kasi alam ko na kayang-kaya mo. Marunong
mas magaling na tayo, Mr. President. And nabigay na po natin, yung pong perpetrator of the crime was already arrested. Nakakulong na po siya ngayon at nag-aantay na lang ng andar ng hustisya. Nangako rin naman ang pamahalaan ng Kuwait na sumulat po sa ng Kuwait na sisiguraduhin nila na magkakaroon ng hustisya at pinakaabot ang kanyang pakikiramay. Sa side naman po ng OWA, binigyan na natin sila ng kanilang scholarship, yung mga anak ng nila Julie B. At ang pong death benefit na 220,000 binigyan na po natin. Lahat po ng mga documentary requirements, sinulungan natin sila para rin yung insurance makuha nila. And we're very glad halos every hour a senator comes over. In fact, Senator Bongo has always been a very, very good friend of ours. Napaka matulungin. Dito po, nagdala rin ng tulong. Senator Amy Marcos, Senator Cynthia Villar, Senator Rafi Tulfo, Mark Villar, Congressman Ron Salo, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, lahat po sila nagdala. And then, Cynthia and Mark Villar. Oh, and si Tol, Senator Tolentino was also here to help. So maganda lang namin mapapalita sa inyo. Ngayon po ang buong sistema ng gobyerno nagtutulong-tulong, kaya po napakabilis. In less than a week, nakauwi na po yung katawan dito ni Julie B. Maganda ho ang development dyan. Kaya lang, pag-uusapan kasi yung patayan eh. But anyway, we are glad that government's presence is there on time. At nakikita ko sa background si Senator Bongo. Siya ba yan? Siya po, Senator Bongo po. Hanggang na rin po nila yung bulaklak po. Mr. President, natanggap na rin niya yung bulaklak na dito. At pinarapito na rin po ang pakikita sa pamilya. Buti naman, sita mo. Ilang punerarya na daanan mo ngayong araw na to, Mr. President? Parating ko po yung pakikiramay niya sa akin. Kapasalamat po kay President Duterte at nandiyan po kayo lagi sa ating magagabay po. Thank you po sa lahat po. Salamat, Senator, at nandadyang ka sa pamilya ngayon sa kailangan nila yung presence mo ngayon. More than anything else. Okay, makapunta lang sana kami dyan. Ang nanay at tatay, si nanay po, Bicolana, si tatay, magulaki niya, pero matagal po siya sa Isabela. Ramay po kami sa inyo. Maraming salamat po. I'm sorry but this thing has to happen. Anyway, ang akin naman pag na gumana lang yung criminal justice system nila at na husgaan yung may salak, may kasalanan. Okay lang sa akin. Medyo pang ano sa loob. Mine is just a redress of grievance na sige po. Salamat po, Arnel. Salamat, Bongo. Arnel, ano, magandang gabi sa iyo dyan kay Senator Bongo at sa pamilya ni Jollibee. Ni Jollibee, no? Salamat sa mga tulong naman na naipadala ng ating mga mababatas at sa iyo rin kasi alam namin masipag ka kaya niluklok ka ng ating Pangulo dyan noong panahon niya at hanggang ngayon na-promote ka riyan kasi ikaw talaga yung kumakalinga sa mga daing ng ating mga OFW. Nakita namin ang pagmasipag, pagmasigasing mo at kay Senator Bongo rin no, sa kanyang Malasakit Center. Palagi naririyan ang ating butihing senador
na kaakibat din ng ating dating Pangulo. At sa Jollibee Ranara family, nagpapaabot po kami ng aming pakikiramay. Katulad ng ating Pangulo, sinabi sa inyo na ang hustisya ay makakamit natin. At ang SMNI po, kasama ng ating Pangulo, ay magpapadala din ng tulong dyan sa inyo. Karagdagan ng mga tulong na tagdagdagan ng iba. So ano naman, tuloy-tuloy ang tulong sa pamilya. Ang pangako namin sa kanila, lahat ng mga pasanin nila tutulong ang gobyerno, ang OWA, ang DMW, DFA na kami na ho ang papasan. Kaya ito, kagaya nitong hinihiling nila kasi ayaw nila magpunerarya eh. Gusto nila dito sa bahay nila. Kaya ang naisip na namin, gawan ito yung ginagamit namin sa showbiz. Yung mga tents na may aircon, and so ikinumpleto na at sila naman, ituwan-tuwa. Ayaw kasi nila na mayroong sanang yung mga nagkakagulo na may dyan, inenayad doon si nanay. Hindi raw siya sanay. Tama yan. Tama yung desisyon nila. Tapos ano kasi, lalo na yung pangyayari nito, it is an isolated case. Hindi naman ito pang araw-araw. Pero yung impact ito sa ating bayan, yun yan pala. Gaya lang nung sa iba panahon, kila for contemplation. Kaya nung panahon, matagal na yun, New York ako, nung pinatay ng Singapore yung si Flor Contemplacion, that prompted me to, or compelled me to burn the flag of Singapore dyan sa harap ng City Hall ng Davao City. Sa galit ko, you know, itong mga the other countries, all countries, by the way, you tread very carefully, lalo na yung foreigner ang inaano ninyo. Kung native ng citizen ninyo, okay lang, walang magkikialam. Pero pagka foreigner na, you have to, you know, consider the lahat na. Bakit nandyan? Alam niyo, nandyan kasi mahirap lang. Kaya sa hirap, kahirapan na narapyan niya ngayon kung kamatayan nila. So masakit yan sa buong bayan. Masakit sa akin kasi Pilipino ako. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.